Ayan na. Kumukurap. Action pag down. Ito combination ng Isuzu MUX, ano? Yung throttle body. Namamatay yung makina pag especially pag nag-slow down yung sasakyan. Or nag-minor ka. Doon namamatay ang makina. Action ang pag namamatay. Dito gumamit tayo ng scanner para makita natin yung data kung sa tama ba yung desired compare doon sa actual position ng throttle body. So dito nga nakita natin na malayo siya doon sa gusto na commanded ng ECM. So ito nga, natanggal na natin yung throttle body assembly. So hindi ko na pinakita kung paano siya tanggalin, ano. So dito direct to the point na kagad tayo. Ipakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya linisin at saka paano ko siya i-adjust. So dito tinanggal ko muna yung clip, yung mga clip gamit yung flat screw. So sa pagtatanggal pala nito, medyo daan-daan lang tayo, konting ingat lang. Mas maganda kung may gloves ka, gumamit ka ng gloves kasi medyo matigas siya tanggalin. So ayan, so tanggalin muna natin yung mga clips na yan para maihiwalay natin yung cover ng throttle body. So ngayon natanggal lang na lahat natin ng clip. So ganito lang, tatanggalin lang natin yung cover. So ngayon lilinisin ko naman siya. So kung makikita ninyo, sobrang dumi na rin ng kanyang throttle body, ano. So actually mga 2 years ago nagpalinis pa lang to siya ng kanyang throttle body dito sa amin. So ngayon makikita natin na sobrang dumi na naman ang kanyang throttle body. So dito gumamit muna ako ng flat screw para tanggalin yung carbon na makakapal. Kasi pag gamitan mo agad na ng brake cleaner yan, hindi ka agad siya matatanggal. So sayang yung brake cleaner. So tanggalin muna natin yung makakapal na carbon. So pwede naman brake cleaner kagad, or kung may toothbrush kayo, brush na pwedeng paninis, pwede nyo rin gamitin dyan. So dandahanin nyo lang din kasi medyo masilan din yan paglinis. So pag natanggal na yung carbon, saka na naman natin banatan ng brake cleaner. Ito nga ay tapos na natin malinisan yung throttle body. So adjust naman natin siya ngayon. Masarado. Dito sa throttle body meron dyan adjust na natin dito sa nut na 8mm yata yan. Oh, yan. 8mm. So gawin natin, luwagan lang natin yan. So gamit tayo ng 8mm na socket or 8mm na combination wrench. Pero combination wrench parang mahirapan ka, socket talaga yung ginagamit dyan para magkasya siya dun sa ano. Yan. So
gamit tayo ng 8mm na socket. Buksan natin siya. Luwagan natin. So pag naluwagan na, doon na natin siya i-adjust yung bulb. Kasi yung bulb, itong throttle body na to, pag once yan ay nakasarado, fully closed siya. So makikita mo naman dyan, wala siyang, pag sinarado mo manually yung bulb, nakikita mo dyan na talagang sarado siya, wala siyang puwang or wala kang makikitang clearance dun sa So kailangan meron siyang counting clearance. So adjust natin yung adjuster. Yan. So yung ginagawa ko, tinitingnan ko siya, sinisilip hanggang sa makita ko lang na may konting clearance siya. Kasi yan, pag nakasarado kasi yung throttle body, yun, namamatay yung makina kasi walang hangin na nakakapasok. Kaya parang natsutsok yung makina. Kaya namamatay siya. So kailangan meron siyang konting clearance dyan para makapasok naman yung hangin. So para hindi mamatay yung makina. So kaya ganyan, pag nag-minor ka tapos namamatay kasi nga sarado itong itong throttle body, sarado masyado yung bulb, walang hangin na nakakapasok. So adjust natin siya. So pag once na nakita na natin na okay na yung adjustment, meron na siyang hangin na yan, tulad niyan, meron na siyang, hindi lang kasi masyado makita sa video, pero meron na siyang clearance. Saka na natin higpitan ulit yung nut. So yan, nilinisan ko ulit. Tapos babalik na natin siya dun sa yung mga tinanggal natin. Babalik na natin yung mga tinanggal natin. Hello. Yan, okay na. So wala nang check engine. Hindi na rin namamatay yung makina.